Sorry kung nasaktan kita sa mga sinabi ko kanina. Na-realize ko na ikaw pa rin si Lucy. Nawala nagbago sa'yo. Matutulungan po niya tayong makontak ang kaluluwa ni Vince. Iba po yung nakikita ko sa labas sa nakikita ko sa loob niya. Huwag mo ko igaya dun sa katawan niya na sinaniban mo. Nakikita mong may ibang tao sa loob ng katawang to? Delikado po ang taong yun. Tao? Espiritu ng ibang tao ang nasa katawan ni Lucy. Eh, nakita ko po itong mga gamit ni Ma'am Para tsaka ito po. Itong babaeng ito, siya ang nagpo-possess sa katawan ng manugang niyo. Salamat, Choy, sa regalo mo. Kahit nakakulong ako, nare-remind ako na kailangan kong lumaban para mabawi ko sila kay Para. Uy, Farah! Tigilan mo ako sa kalokohan mo, ha? Si Farah, kaluluwa nga niya ang nasa katawan ni Lucy. Hello, Mami? Nandiyan ba si Mamita? Umalis po siya, Mami. Mukhang si Mamita nga yata ang naniniktik sa atin kanina na yun. Do you remember nung pumunta si Farah sa'yo before she went to prison? Ano nga yung sinabi niya bago siya umalis? Sabi niya po na siya raw po yung mami ko. Kung kaluluwa na ni Farah ang nasa katawan ni Lucy, nasa na ngayon ang kaluluwa ni Lucy? Mamita? Umamin ka na, Farah. Pinatay mo ang kaluluwa niya. Buhay po si Lucy! Buhay? Ako po si Lucy. Ikaw si Lucy? Paano? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag po sa inyo, pero ang pag-isip ko po, nandito na po ako sa katawan ni Farah. Sinungaling. Niloloko mo lang ako. Ikaw si Farah. Kung naniwala po kayong sinapian si Lucy, bakit hindi niyo matanggap na ganun din ang nangyayari sa kaharap niyo? Na ibang tao rin ang nasa katawan ko. You killed Vince. Hindi ko siya pinatay. Mamita, hindi ko siya pinatay dahil si Farah po yun. Si Farah, dahil inaga po ni Farah ang katawan ko, inaga po niya ang buhay ko. Hindi ako si Farah. Ako si Lucy, Mamita. Naalala niyo ba nung una tayo nagkita? Yung sinabi ko sa'yo na nakita ko si Darius sa panaginip ko na humihingi siya ng tulong. Nakita ko po siya sa isang hukay sa quarry sa Antipolo. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Bakit di ko makasagot kung nakita mo siya? Bakit ka magpunta rito? Bakit hindi ka naman humingi ng tulong doon? Sinabi ko po sa iyo na nakita ko si Darius sa kung saan lugar na humihingi siya ng tulong. Sir, kailangan natin siya mapuntahan kaagad. Kailangan natin siya iligtas. This is too much. Pwede ba paalisin niyo ang babae niya? Eh, hindi po, wag po! Napakadami ng problema ng pamilya namin. Huwag mo nang dagdagan. You are nothing but a scammer. You just want money from us! Iniisip niyo noon na scammer ako na gusto ko lang magkapera sa inyo. Pero totoo ang sinasabi ko. Dahil nakita niyo si Darius at lugar na sinabi ko sa inyo. Gaya rin ng totoong sinasabi ko sa inyo na ako si Lucy. Mamita, ako po to. Bakit? Ano pang iniisip ninyo na eh? Nasasabihin ni Mamita kay Darius kung sakaling mag-usap sila na hindi ako si Lucy? Na iba nga ang tao na nasa loob ng katawang to? Uy, ano pa ba? Oh, eh paano nila mapapatunayan yun? Ano? Ipapa-DNA test nila ako? Oh, tapos kapag ginawa nila yun, Lucy pa rin ang lalabas sa DNA test ko. Eh, yun naman pala. Hindi ka naman pala nababahala kung sakaling pag nakausap ni Darius si Ason, eh maghinala rin si Darius sa'yo. O eh, anong problema mo? Si Mamita nga at yung spirit guide. Kung nagawa natin na magkapalit kami ng kaluluwa ni Lucy gamit ang spell na nasa libro ni Tatay, baka kaya kaming ibalik sa dati yung lekat na spirit guide na yun. Oo nga, no? Hindi natin naisip yun. Kayo lang ang hindi nakaisip noon, Nay. Si Mamita. Siya talaga ang ugat ng problemang to. Kailangan mawala ang pagdududa niyang hindi ako si Lucy. Eh, paano nga kung hindi? Kakausapin ko si Darius. Sasabihin kong bumukod na kami kay Mamita. Para hindi na niya pestihin ang buhay. Nakwento lang sa'yo ni Vince yan.
Nung araw na umayag, kayo na tawagin ko kayong mamita. Tayo lang dalawang nakaalam nun. Ikaw may gusto nun, hindi ako. Pinilit mong tawagin ako mamita. Hindi po ako yun. Si Farah pong may gusto nun. Ikaw pong pumayag na magpatawag sa akin ng mamita. Lucy, hindi ka ba nagsasawa pag-aalaga dyan sa mga halaman mo? Ay, tita, hindi naman po. Basta gusto ko po yung ginagawa ko, hindi po nakakasawa o nakakapakot. Yeah, but people might find you weird talking to something na hindi ka naman kayang sagutin. Eh, tita, mas okay na po yung weird and happy kesa naman po normal but sad. Bagay. Ah! Tita! Tayo lang magkasama nun nung natapilok ka. Maupo muna kayo po. Ano po? Lucy, tawagin mo. Tawagin mo si Beth. Kailangan kong punta ng ospital. Dito ko ba masakit? Saan ko masakit? What are you doing with my foot? Ah! Manggagamot po kasi yung Uncle Ernesto ko. Bago po siya mamatay, tinuruan niya po kung mag-hilot. Ow! Wala na po si Uncle Ernesto. Hindi naman po kami okay ni Auntie Belen. Wala na po akong mga magbila. Maliban na lang po sa inyo, tita. Kaya nga po nagpapasalamat ako dahil pumayag po kayo maging parte ako ng pamilya niyo. Thank you po dahil nandiyan kayo para kay Darius. He is who he is today dahil po sa inyo. I have a good husband dahil nandiyan po kayo para sa kanya. He is a good husband because he has a good wife. Kahit umumpisa, tutol ako sa'yo. But you stood by him. And for that, I'm very thankful, Lucy. Thank you so much, Iha. Thank you din po, tita. No. From now on, you may call me Mamita, okay? Hindi ko po makakalimutan yung araw na yun. Malis alaala pa ako na yun, Lucy. Mamita, Lucy, what has it done to you? Mamita, wala po kong idea kung paano ginawa ni Farah ang pagpalit ng kaluluwa namin. Naalala ko lang talaga na kinuha ako nila ni Auntie Belen. Pagising ko, nandito na ako sa katawan ni Farah. At siya naman yung nasa katawan ko. Mamita, sinubukan kong kausapin sina Darius at Jessica, pero ilang maniwala sa akin. Si Joyce lang ang nakakausap ko. At naniwala siya na ako si Lucy. Mamita, naalala niyo po nung isang araw, may tinatanong po kayo sa akin tungkol kay Lucy. Tinanong niyo po ako kung may napapansin akong kakaiba kay Lucy. Bakit niyo po ba natanong yun? Ano po bang napapansin yung kakaiba sa kanya? Sana pala nag-usap kami ni Joyce. Mamita, okay lang. Dahil alam ko pag sinabi ko sa iyo to noon, hindi rin kayo maniniwala agad. Okay lang kasi kahit ako din, Mamita, hindi ko pa rin napoprocess ang lahat ng to. Napakasama talaga ng babae niya. Inagaw niya ang buhay mo. Pati krimen. Kaya sabi niya, ikaw ang gumawa. Mamita, ang importanteng naniniwala na kayo sa akin ngayon. At baka sakaling pag nakausap mo si Darius, naniwala siya na ako yung totoong asawa niya. I'll call him right now. Wala bang ibang contact number yung spirit guide na yun? Ano nga ulit ang pangalan niya? Si Apo Berta po.
Ayun, Apo Berta. Wala bang ibang way na makontak siya? Wala na po, Mami. Bakit gusto po niya siya makausap? Akala ko po ba, sabi niyo, fake siya. Manang Bino, huwag na masyado maraming tanong. Binabayaran kayo dito para maging kasambahay, hindi para maging marites. Hello? Hello, Mamita. Yeah, I'm on my way home already. Darius! Hello? Darius, hello? Namatay pa. Baka nawala ng signal, Mamita. Baka lobat. Yeah. Don't worry. I'm going to see him. Pagkatapos ko dito. Don't worry. Maraming salamat po. At naniwala po kayo sa akin. Thank you for holding on for everything, Lucy. Thank you. Mamita, huwag po kayong mag-alala. Dahil hindi po ako bibitaw. Kahit sasabihin pa ng mga tao dito na nababaliw na ako. Dahil sinasabi ko na hindi ako si Farah. I'm really sorry, Lucy, sa nangyari sa'yo. I'm so sorry. Mamita, wala na tayong magagawa sa past. Ang iniisip ko na lang po ang future. Na malapit ko na makakasama ang pamilya ko. Na malalaman na rin nila yung totoong nangyari sa akin. That will happen soon, Lucy. Kukumbisin ko si Darius na malaman niya ang totoo. The real truth. Ano mo niya? Teka, bakit parang maaga niyo yatang magluto? Nag-message po si Ma'am Ason. Pagluto daw po ako maaga at daling ko daw po doon sa inyo. Doon daw po siya kakain. May plano si Mamitang kausapin si Darius. Kailangan ko siyang maulitin. Saktong labas yung manang. Sa inyo ito? Hmm? Naligo sa amin eh. Hmm, padala ng anak ko. Bakit parang konsumido na naman ikaw? Eh kasi nasungitan na naman ako ni Ma'am Lucy. Hinahanap pa rin si Apo Berta. Mukhang hindi pa rin tapos yung issue nila. Eh bakit hindi niyo na lang tawagan si Apo Berta nang malaman mo talaga kung anong nangyayari? Oo nga, no? Hawakan mo nga ito. Natawagan ko. Hindi sinasagot eh. Eh, baka busy si Apo Berta. May kalakalabang masamang espiritu, ATM. ATM? At the moment. Hmm? Akin na nga yan. Ito talaga. Darius? Darius? Darius! Mamita, bakit yung hinahanap ang asawa ko? Ay, I need to talk to him. Pauwi pa lang siya galing sa trabaho. Bakit niya siya gusto makausap? It's between him and me. Sabihin niyo na sa akin kung tungkol saan yan. Wala naman kaming sikreto sa isa't isa. Wala sikreto? Si Darius siguro. Pero ikaw, I highly doubt that. Diretsuhin niyo nga ako, Mamita. May problema ba kayo sa akin? Wala. Huwag mo kong tatalikuran, hindi pa tayo tapos mag-usap. Let go of my hand, sinasaktan mo na ako! Sabihin niyo muna sa akin kung ano sasabihin niyo kay Darius! I have to tell Darius the truth. Anong truth? Na hindi ikaw ang asawa niya. Na ang tunay niyang asawa, nasa kulungan. Pinagbabayaran ng kasalanan na ikaw ang may gawa. Na ikaw si Farah. Farah?
May lagnat ba kayo, mamita? Nag-hallucinate yata kayo. Bakit naman pumasok sa isip niyo na ako si Farah? Huwag ka na magkaila, Farah. Nakausap ko na si Lucy. Ang totoong Lucy, napakasama mo. Di mo lang ninakaw ang kanyang katawan. You took her life away from her. Niloko mo kaming lahat. You think matatakasan mo ang pagpatay mo kay Vince? Not when I'm alive. May sakit na yata nga kayo, mamita. Pagdating na pagdating ni Darius, sasabihin ko sa kanya, itakbo kayo sa ospital para matingnan kayo ng doktor. Nababaliw na yata ikaw kayo. Ikaw ang baliw, Farah. Dapat sa'yo, dalhin sa kulungan to pay for your crimes. Kailangan makausap kay Darius. I need to talk to him para malaman niya ang totoo. Wala kayong sasabihin kay Darius. Salamat po at dinilig niyo yung prayers ko. Na may tumulong sa akin na makabalik ako sa pamilya ko. Salamat ho. Tinulungan niyo ako na maniwala sa akin si Mamita na ako talaga si Lucy. At dahil sa kanya, malapit ko na makakasama ang pamilya ko. Let go of my hand! Ibigay niyo muna sa akin yung cellphone niyo! Sa akala mo, hindi malalaman ni Darius ang totoo. Nagkakamali ka. Ukuli mong matanda ka! Liyakit yung matanda ka! Ang kulit mong matanda ka! Nagkakawan mo ako! Aray! Hindi na po ako makakapaghintay na makasama ko sina Darius at Jessica. Salamat, Lord. At pagbabayaran na ni Farah lahat ng kasalanan niya. Naikat kang matanda, ha? Tapos na ang pagpapanggap mo, Farah. Itihin nyo na kasi yan! Okay na tayo eh! Okay na rin sina Darius at Jessica. Tanggap na nilang ako si Lucy. Bakit kailangan nyo sirain ang lahat? Dahil pinatay mo ang apo ko. Dapat lang! Mamita! Hello, Mita. Sorry ah, na lowbat kanina eh. So, ano? Mita? Mita? Kausap mo, Manang? Nakita mo bang may kausap ako? Eh, baka busy sa pakikipag-usap sa mamayapang kamag-anak. Bumalik ka na nga doon sa pwesto mo. Pwede, ha? Baka dumating na si Sir Darius, bumalik ka na doon. Sabi ko sa inyo, hindi kayo makakapagsumbong kay Darius. Mamita! Ano nangyayari sa inyo? Nasa-stroke ba kayo?
stroke nga. Mamita? Teka. Kailangan natin ng tulong. Kailangan ko tumawag ng ambulansya. Bro, si Darius! Pakita na yan, bro. Alam niyo na yung totoo. Ay, Diyos ko. Sige, sige. Pupunta ako dyan. Oo. Bakit daw? Kapag nagising yung matandang mo, sigurado ko sasabihin niya kay Darius ang totoo na hindi ako si Lucy. Ayoko nang bumalik sa dati nating buhay, no? Anak, ayokong makulong tayo. Kailangan talaga hindi na magising ng aso na yan. Ako gagawa ng paraan. Ibabaon mo na sa libingan mo ang sekreto ng anak ko. Mamamatay ka na, ason!